sa mga bumabagyong maatake na natanggap ni Filipos Nghitumbwa mula sa angas ng Pinas Jan Riel Casimero. Pagkatulad mo rin ako mga kwento na gustong malaman ang kalagayan ni Filipos pagkatapos ng laban. Well, anyway mga kwento, kung ating babalikan ang pahayag ng promoter at manager ni Filipos na si Mr. Tobias, klarong-klaro na sinabi niya na pupunta ang team nila sa Las Vegas. Dalang boksingero niya na si Jeremiah Nakatila ay isa sa mga undercards sa undisputed lightweight showdown nila ng undefeated na si Devin Haney at sa veteranong si Vasily Lomachenko. Kaya lang sa departure at arrival ng team nila sa Amerika, mga kwento, wala si Filipos dito, pero baka namalikmata lang ako dito dahil parang magkatulad lang ang kanilang kagwapuhan. Ibig sabihin lang, hindi pinasama itong si Filipos sa Amerika at posibleng pinauwi na lang ito sa kanilang bansa sa Namibia. Kaya hindi maiwasan na lumabas ang mga kuro-kuro kung kamusta na nga ba si Filipos pagkatapos ng laban. Kahit na siguro ay nag-aalmusal siya ng bakal sa tibay nito, pero tao lang din naman itong si Filipos. Siguradong iniinda din niya ang sakit pagkatapos ng laban mula sa kanyang panga at sa kanyang tagiliran. Pero sa ngayon mga kwento ay lumantad na si Filipos at ang profile picture niya sa kanyang Facebook ay ito na. So far, balansi pa naman ang kanyang kaliwa at kanan niya na panga. Sa post niyang ito ay may mga kababayan niya na nag-comment at sinabing super cool. At may isa naman na nagsasabi na napanood niya ang laban nila ni Casimero. Si Filipos ay isa talagang mandirigma. Hindi man nila nakuha ang panalo, pero nakuha naman niya ang damdamin ng mga tao. Ganun pa man, si Filipos ay nananatili pa rin the best sa super bantamweight division. At sa ipinakita ni Filipos sa laban ay nakakasiguro siya na maging world champion din si Filipos. May mga kritiko man pero dapat tanggapin ito na positibo. At ang sabi pa niya, nirerespeto niya ang lahat ng mga boksingero na itinataya nila ang kanilang buhay para lang ma-entertain ang mga manonood. Mga kakwento, ano sa tingin nyo? Bakit kaya hindi ipinasama itong si Filipos sa Amerika? Samantala, Devin Haney, inangasan si Vasily Lomachenko sa weigh-in at itinulak pa. Kaya ayon, nagkagulo. Si Haney mga kwento ay tumimbang ng 134.9 pounds habang si Loma naman ay tumimbang ng 135 pounds. Ibig sabihin lang ang dalawa ay pasok sa 135 pounds weight limit para sa lightweight division. Nakataya sa laban nila ay ang Ring Magazine at ang disputed lightweight crown si Haney. Ayon kay Haney, ang ginawa niya ay simula pa lamang ito at nakita ng lahat na napakadali lang pala na itulak itong si Loma. Pero ayon naman kay Loma, walang lakas itong si Haney. At sa ipinakita ni Haney ay nangangahulugan lang ito na natatakot na. Pangakakwento, tama nga naman. Bawat laban ng mga boksingero ay buhay ang nakataya nila. Bawat pagsampa nila sa luna ay hindi tayo nakakasiguro na ligtas sila na uuwi sa kanilang kanya-kanyang mga pamilya. Manalo man sila o matalo, sana ay mananatili pa rin ang pagbigay sa kanila ng narapat na respeto. Lalong-lalo na nang bandila ng inang bayan pa ang iniwawagayway nila sa buong mundo. Mga kakwento, may katanungan ako sa inyo. Team Haney ka ba o di kaya ay Team Lomachenko? At dyan, nagtatapos ang ating kwento.
Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po kung mabigyan dyan ng like. At hindi mo pa nagawa ito, yaba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright, like, share, and subscribe. Pero bago tayo matatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong MJSJROR, kay kakwentong Jenny Hatamosa, kay kakwentong Marvin Katamko, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo lang po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.